Hello guys! Welcome back to my channel. It's Miss PJ at nagbabalik. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon ay the truth about the long distance relationship. Alam ko marami nang nakaka-relate dito pero syempre yung iba, hindi pa rin. Syempre may mga mahina, may mga malakas, pero itong mga tips na to, ito makakatulong to sa atin. Lalo na sa mga nasa long distance relationship pa sa mga panahon nito. Okay, sa totoo lang guys, pinagdaanan namin to ng asawa ko ni Mr. Pero napagtagumpayan namin kasi nga dahil sa mga tips na to, ito yung mga talagang natutunan namin nung panahon na magkahiwalay pa kami. Nung panahon na nasa Pinas pa ako, tapos nandito siya. Nung long distance relationship pa kami. So, gusto ko siya i-share sa inyo na lalo na sa mga nagdadaan din sa ganitong sitwasyon. Okay. Pag-usapan natin to. Sigurado malaki may tutulong ito. Kaya, keep on watching until the end of the video. Okay? Para sa mga helpful tips na ito. Una, stressful. Nakaka-stress talaga. Nakaka-stress talaga yan. Kasi, sasabihin mo na married ka, sabihin mo na may boyfriend ka o may girlfriend ka, pero, nasaan? Ang layo, diba? So, parang kahit gusto mo siya makasama sa araw na to, sa oras na to, wala naman siya, hindi kayo magkasama. Hindi biro yung long distance relationship, guys. Nakaka-stress. Nagdaan kami dito ni Mr. Naalala ko nung panahon na yon, nagkakilala kami. 5 months kami nag-uusap, nag-chat, bago umuwi siya ng Pilipinas. Tapos, nag-stay siya doon ng 2 months, and then nagpakasal kami dalawa. Nung nagpakasal na kami, hindi ako pwede sumama dito sa kanya nang walang visa. So, kailangan kong maiwan sa Pilipinas. Kaya, naghintay ulit kami ng 5 months. E di long distance relationship na naman kami. Naghintay ulit kami ng 5 months na hindi kami magkasama hanggang sa makarating ako dito sa US. Kaya ngayon magkasama na kami for 4 years na. And then so, ayun, ang hirap kaya. Nung nasa airport kami, naaalala ko, iyak kami ng iyak noon. Wala kami pakialam kung sino makakita sa amin. Pero, ayun, may isang lalaki doon na ano eh, naiwan niya kasi yung jacket niya sa akin. May isang lalaki doon. Si ibang po ko naawa ba siya o ano, pero inabot niya yung jacket doon sa mister ko. Kasi nga, hindi ako makapasok sa ano eh. Hindi na makapasok doon sa ano eh, sa airport. So, kaya ayun, binigay niya lang niya sa kanya. Paano ba namin nasolusyonan to? Pastime at saka hobby. Kailangan, hindi ka magpo-focus na araw-araw ka na lang naghihintay kung kailan kayo magkakasama ulit. Ano yun, tatanga ka lang sa bahay? Siyempre, maglibang ka. Pero kung maglilibang ka naman, yung magandang libangan, hindi naman yung pupunta ka sa bar, pupunta ka sa club, makikipag-inuman ka, o kaya makikipag-chat ka sa iba. Hindi ganun, ha? Huwag ganun na, hindi maganda yun. Huwag yung gagawin nyo sa mga asawa nyo o sa mga jowa nyo. Eh, maglibang kayo katulad nung ginawa namin noon. Yung asawa ko, gamer kasi siya eh. Mahilig siya maglaro ng video game. So, ginawa niya yung pastime habang nagpa-process kami ng visa. Nung ako naman, at the same time, naglibang naman ako sa family ko, kasama ko family ko, yung mga friends ko, yung mga ka-church ko. Ayun. Hanggang sa nakuha ko na yung visa ko, hanggang sa makaalis na ako at makapunta na ako dito sa US. Ganun lang yun. Pero hindi siya ganun kasimple ha, kasi ang stress talaga. Naku po, ang hirap talaga. And then so, huwag nyo pa kaisipin. Don't overthink about that. Kasi, baka mabaliw ka, ikaw din. Diba? Mapupuyat ka lang, mangangayayat ka lang, di ka pa makakain, kakaisip mo sa partner mo na napakalayo. Eh, wala namang magagawa yun sa'yo kapag isip ka lang ng isip. Nakakadrain ng utak yun, guys. Nakakadrain ng utak kapag lagi kayo nag-iisip. Hindi yun healthy. Siyempre,
kailangan mo rin ng dasal. Ipag-pray mo din yung relation niyo, yung relationship niyo mag-asawa o kaya o ng jowa mo kung di pa kayo kasal. Kasi malaki maitutulong noon. Malaki maitutulong ng dasal sa inyo para mapagdaanan niyo yung ganyang situation. Ang hirap kaya. And you need to control your emotion. Huwag kayong palaiyak, guys. Kasi kailangan nyo labanan yan. Kailangan matatag kayo emotionally. Kasi kapag hindi, lagi na lang kayo iiyak nang iiyak. Magmumukmuk na lang kayo sa kwarto. E di magkaka-eye bags na lang kayo lagi pag napuyat kayo. E baka ipagpalit ka pa niya ni Mister. Walang maidudulot na malaki. Walang maidudulot kahit maliit yung pag-iyak mo, yung pagmukmuk mo sa kwarto. Kasi kung mahal ka talaga ng asawa mo o ng jowa mo, hindi kanya na ipagpapalit. Magfo-focus din sa iyan. At ikaw din, ganun din. And then, kapag magkalayo kayo, hindi pwedeng walang temptation sa labas. Pero, kailangan mo magpakatatag. Kami ni Mister, nung panahon na nag-uusap pa lang kami, nung di pa kami niya nagkikita, lagi kami nagdadasal para hindi kami matukso. Para maiwasan namin kung ano yung mga tuksong, yung mga, alam niyo na yun, yung mga dumadating ng mga tukso. Pero, syempre, nagpakatatag kami dalawa. Ang hirap kasi, kailangan mong pagkatiwalaan eh. Yung tao na mahal mo, yung taong gusto mo, kailangan mong pagkatiwalaan eh. Ang layo-layo nyo, tas di pa kayo nakikita. So, pero syempre, kailangan mong mag-sacrifice. Kailangan mong sumugal. So, kami mag-asawa, sumugal kami pareho. So, ngayon, kung madali kang matukso ng kapaligiran, sabi ko nga, alam nyo na ibig ko sabihin, ang long-distance relationship, hindi yan para sa inyo. Sinasabi ko sa inyo ay mahirap. So, anong kailangan mong gawin? Kailangan mong magpakatatag, syempre. Kailangan mong magpakatatag. Pinasok-pasok mo yung ganyang sitwasyon. So, edi dapat ready ka na maging strong, diba? Kasi pag hindi, edi bagsak ka, mahina ka. Hindi ka pwede. Hindi ka pwede sa ganyang relasyon. Iiyak ka lang o pwedeng matukso ka lang din. Mauuwi lang sa wala yung relasyon nyo. Mauuwi lang sa away. Mauuwi lang sa away o sa hiwalayan. Gusto mo ba yun? Ayaw mo nun, di ba? Sa dinami-dami ng LDR na sa panahon ngayon, ang dami kong nababalitaan. Libo-libo ang nababalitaan ko na ano, naglolokohan. Kasi magkalayo sila pareho. Eh, hindi nila kayan magkalayo sila. Ang gagawin nila? Lulokohin nila yung mga partner nila. Ang pangit naman nun. Wala. Alang mangyayari. Mauwi lang sa away. Kaya huwag ganun. Kailangan handa ka kapag pumasok ka sa ganitong relasyon. At maging honest ka. Be honest to your asawa or jowa. Yan na nga yung sinasabi ko eh. Kung alam mo sa sarili mo na hindi mo kaya maging tapat sa asawa mo o sa jowa mo, eh hindi ka handa makipagrelasyon, LDR pa to o hindi. If sa bawat relationship, dapat honest ka kasi napaka-importante niyan. Dapat honest kayo sa isa't isa. Walang lokohan, guys. Huwag ganun. Hindi maganda yun eh. Isa pang napakahalaga sa LDR, communication. Dapat steady. Para hindi nyo ma-miss yung isa't isa. Yung iba kasi, ilang minuto pa lang hindi nakakatawag yung asawa nila o yung jowa nila, jowars nila. Kung ano-ano na nga iniisip ko, ano na pumapasok sa utak nila. Kasi, ano kaya ginagawa niya? Baka may kasama na yung iba ha. Nasaan kaya yun? Lasing kaya yun? Baka nakikipag-chat na yun sa iba? Yung mga ganun ba? Diba? Tapos sasabihin nyo pa, pag yun, tumawag o mag-text lang sa akin, patay sa akin yun. O diba? Ngayon, papatayin mo pa yung jowa mo, awayin mo pa. Kailangan mo rin magtiwala. Pero syempre, ikaw naman, magsabi ka kung di ka makakatawag o kung may gagawin ka,
para hindi naman nage-expect yung partner mo na tatawag ka ng ganung oras o magpa-promise ka na mag-video call kayo or anuman yan. Kasi napaka-importante talaga ng communication. Napaka-importante talaga ng communication sa isang relasyon. Tama? And then, pangatlo, huwag kayong papadiscourage sa iba. Kasi naranasan ko yan. Nung sa trabaho ko noon sa Taiwan, ang daming nagsasabi sa akin na, uy, baka scam yan. Uy, baka kung ano lang yan. Baka mamaya ano lang gusto niyan sa'yo. Baka mamaya, hindi naman yan totoo. Mamaya, hingan ka pa niya ng pera. Yung ganun. Alam niyo ba, sa mister ko, ganyan din sinasabi sa kanya noon dito. Yung mga kaibigan niya, na ang gusto ko lang daw ay green card. Na baka daw ang gusto ko lang ay makarating dito sa US. At pagdating ko dito, hiwalayan ko na daw siya. Pero hindi siya naniwala sa kanila. Hindi siya nagpa-discourage. Siyempre ako din, hindi rin ako nagpa-discourage. Kasi, meron kaming deal eh. Meron na kaming pinag-usapan eh. So may tiwala na kami sa isa't isa. Kaya, kung ano man sasabihin sa inyo ng iba, kapag nandito kayo sa gantong relasyon, huwag kayo basta-basta papa-discourage sa kanila. Kung ano yung nararamdaman mo, sundin mo. Di ba? Tapos, syempre, pagkatiwala mo yung spouse mo, magtiwala ka sa asawa mo, dun sa boyfriend mo, o yung girlfriend mo. Kasi nga, sobrang importante ng trust. Hindi pwedeng may love ka, pero wala kang trust. Kailangan lagi yan magkasama. Ayan yung mga tips na yun, guys. So, kung ako sa inyo, kung papasok kayo sa ganitong relasyon, sa LDR, isipin nyo na kaya nyo. Isipin nyo na kakayanin nyo. Isipin nyo na hindi kayo maglolokohan para maging successful ang relationship nyo. Kasi pag hindi, lagi lang kayo mag-aaway. Nakakairita yung ganun. Nakaka-depress ng ganun. E di maghihiwalay lang kayo. Kaya hindi basta-basta ang long distance relationship. Ang hirap. Minsan nga kahit hindi long distance relationship yan eh. Kahit magkalapit lang, ano lang eh, yung bang barrio to barrio lang eh, nagkakalokohan pa, o diba? Paano pa kaya long distance relationship? Ang hirap. Kaya, dapat tiwala talaga. Tiwala, love, yung communication, kailangan yan, araw-araw. So, huwag kayo papa-stress. Saka yung pastime nyo, huwag nyo kakalimutan. Lang guys, yan lang tips ko sa inyo. The truth about the long distance relationship. So, kung kaya mo, go ahead. Kung di ka sigurado, huwag mong ituloy. Alright, guys? Subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. And follow nyo na rin ako sa Facebook. At saka sa Instagram na nasa description. See you on my next video. Thank you for watching. Bye!